So, sa study, according to the First Lady, is hindi nila kilala si PBBM. Kaya binabas nila. Kaya ang naging response ng Malacanang sa study na ito is, yun na, nag-create sila ng museum, yung bagong ugnayan museum sa Malacanang, at nandun yung talambuhay, makikita, maintindihan ang buhay ni Pangulong Marcos Jr. Kung ayaw nilang mabatikos, magtrabaho sila ng tama para sa taong bayan. Ayaw na ayaw ngang mabatikos ng unang ginang ang asawa nito. Kahit sino naman sa buhay mag-asawa ay hindi tatanggapin ang pagbabatikos ng iba. Pero iba kapag pampublikong serbisyo ang kinakabuhay, at lalo na kung asawa mo ang namamahala sa bansa. Babatikusin kung babatikusin. Gayun din kung kapuri-puri ang mga gawa ay dapat sambahin. Kaso nga lang, kung galit ka dahil pinapamukha ng taong bayan ang mga kamalian nito, ay dapat naman sana matuktukan na at bigyan kaliwanagan ang asawa na mali na, sumosobra na sa pagiging pabaya. Kung tutukan na lang sana ang internal na problema ng bansa sa sobrang mahal na mapangunahing bilihin, ay marahil ikakatuwa pa yan ng mamayang Pilipino. At bago nga tayo magpatuloy for today's video, i-hit mo na agad yung like button para sa mga susunod pang ibabalita. By the way, here's your Chikabe updates. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, isubscribe na yan. Okay, yung interview ni Kato Nying kay First Lady Liza Araneta Marcos na nagbabiral ngayon. Lumalabas doon, mayroon siyang kahinaan at isang pagkakamali. Yung kanyang akala ba? Akala niya ganito? Ay, hindi. So, unahin natin yung kanyang weakness. Ang weakness na nakita ko, yung observation ko lang ito, analysis ko, based sa kanyang mga pahayag sa interview. Nasasaktan siya, ayaw na ayaw niya na mabatikos ang Pangulong Marcos Jr. Okay, yung article ng Philippine Star na nabasa ko kahapon, nabanggit ni First Lady doon, nabanggit yun sa article na nagkaroon ng study sa Malacanang, pinag-aralan bakit ang mga tao ay binabas nila, rini-criticize nila ang Pangulong Marcos Jr. Ang result sa study, according to the First Lady, is hindi nila kilala si PBBM. Kaya binabas nila. Kaya ang naging response ng Malacanang sa study na ito is, yun na, nag-create sila ng museum, yung bagong ugnayan museum sa Malacanang, at nandun yung talambuhay, makikita, maintindihan ang buhay ni Pangulong Marcos Jr. Tapos dinagdagan nila another museum, Teos Museum, tungkol naman sa buhay ng lahat ng presidente na Pilipinas, ano yung buhay ng presidente na yon at mga accomplishments. So, sabi ng First Lady, it's a hit. Patok na patok daw. Dami ang bumibisita. Eh, doon sa article ng Philippine Star, 6,000 visitors per month. It's a hit. So, kinompute ko kung 6,000 visitors per month, ano lang, 300 visitors per day. Hit na ba yun? I'm sorry, I beg to disagree. Maliit. 300 visitors. Kasi, nung nag-schooling ako sa Washington, D.C. noong 2005 to 2006, mahilig akong magpunta sa mga museum, maraming museum sa Washington, D.C.
grabe ang mga libo-libo, thousands per day ang bisita, lalo na kung holidays. Yun ang hit. Hit na hit. So, anyway, kung yun ang perception ng Malacañang, hit na hit yung mga museum na yun, na maligaya sila, kaya duplicate. Gagawa din sila ng ganung museum sa Mansion House sa Baguio City para daw maintindihan, makilala ng gusto ng mga tao sino si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Hoping na hihinto na ang batikos. Hoping na hihinto ng batikos with those museum. Nako, may isa akong kaibigan, basahin ko ha, nag-message siya. Hindi na kailangan general ng museum. Tingnan ko lang ha. Hindi ko na lang banggitin ang pangalan. Sabi niya, "Good morning, general. Di na kailangan ng museum para ipaalam kung anong meron sa presidente. Kaya nga natin binoto si BBM dahil sobra ang paniniwala natin sa tatay niya na maibalik ang legacy ng tatay niya." Ayan. Ito, diehard Marcos loyalist ito ah. Itong nag-message. Grabe nung kampanyahan. Grabe, grabing kanyang suporta sa kay BBM. Ngayon, ayan, nakaupo na. Pero lalong naging mahirap ang bansa. Ang mahirap na tao na umaasa sa PCSO dahil di kayang magbayad sa ospital. Pero ngayon, wala nang makuhang pera sa PCSO. Kasi nga, halos every month napapanalunan. Wala tayong nakikita na ginagawa niya, meaning the president. Umayos sila para irespeto sila. Mas mabuti. Hindi ko na lang basahin yung last statement niya. So, grabe. Museum, grabing solusyon para huminto ang batikos. Ano pa yung sinabi ng First Lady sa interview? How can you say you love your country if you do not love the president? Kung yellow ka man, red ka man, o ano pa, mga color, pink, green, nung election, the election is over. Tapos na ang election. Tama, tapos na ang election. So, kalimutan na ang color-color. Tama. Ano ngayon? Eh, dapat yung mga pangako, magtrabaho ng gusto. Yung nakikita ba yung agi, Bisaya, yung nagagawa. Kasi kung may nagagawa, bakit magbatikos ang taong bayan? Na ang mga bumabatikos ngayon, karamihan, are Marcos loyalist. Yung mga bumabatikos dati, ang mga kakamping, tahimik ngayon. Ang mga maingay, mga diehard Marcos loyalist nga nabudol. Ako, I still consider myself a Marcos loyalist kasi mataas ang tingin ko kay President Marcos Sr. at forever First Lady Lisa Imelda Marcos. Utang, malaking utang na loob naming mag-asawa sa Marcos Sr. Nakapag-aral kami kasi pobre kami, hindi kami makapag-aral sa kolehiyo. Mayroong state colleges, universities. Doon, Mariano Marcos Memorial State College, Bacnotan, La Union. Doon kami nag-aral. Scholar kami ng bayan. Kaya kung ano kami ngayon, malaking utang namin sa Marcos Sr. Kaya loyal kami sa Marcos Sr. Kaya sinuportahan ko ang Marcos Jr. dahil hoping na like father, like son. Kailang nabudol ako. Iba ang tatay, iba ang anak. Kaya
Simple lang yan. Para tumigil ang batikos, magtrabaho ng gusto para sa bayan, hindi para sa sarili. Ito na yung maling akala ni First Lady. Kasi sabi niya, the busing has to stop. Kailan ma-stop? Sabi niya, it will stop in 1,500 days. Meaning, yung remaining days ni BBM sa pwesto, 4 years pa, 365 times 4, so more or less 1,500. The busing will stop in 1,500 days. Inaakala ng First Lady na pag-alis nila sa Malacanang, wala nang magbabas. To me, nagkakamali sila. Baka lalo silang ibas. Depende. Eh kung nagkaroon ng milagro in the remaining 4 years, eh maganda na ang ginagawa. Talagang nagsilbi na sila talaga sa taong bayan. Eh talagang ma-stop yung busing pagbatikos. Pupurihin sila. Kailang kung hindi sila magbago, I believe. Kasi ang tinutukoy si Maharlika eh, para titigil na yung magba si Maharlika pag alis nila sa pwesto. Hindi. Tuloy-tuloy yan. Tignan nyo, ang mga Aquinos. Simulan natin, Marcos Sr. Napatalsik sila ng Malacanang 1986. Nandun na sa Hawaii, naghihirap. Grabe pa ang batikos ng mga dilawan sa kanila. Hanggang nung 2022, batikos pa rin nung nagkandidato yung Marcos Sr. Tuloy-tuloy ang batikos. So Aquino, ganun din. Kaya, depende kung ano ang iyong itinanim, yun din ang iyong aanihin. Magtanim po kayo ng mabuti. Ang papuri ang inyong aanihin. Kailan kung tinutuloy ang tinatanim ngayon na hindi pansarili, nako, tuloy-tuloy ang batikos even after 2028. At lumani nga ito ng samad-saring reaksyon mula sa mundo ng social media. Kumento na nga lang din ng mga netizens sa naging isyong ito. Kung ayaw ni FL na mayroon mag-criticize sa kanila, huwag sila tumakbo na maging opisyal sa gobyerno. Kasi hindi maiwasan. Mabait or masama ka, hindi maiwasan ng kritiko. Kaya Madam FL, mali yata ang think mo. Hindi sagot ang museum sa mga taong naghihirap. Ibaba ang bigas. Malaking tulong ngayon para sa taong bayan. Di na kailangan malaman namin ang story sa kanyang pagkatao. Kasi alam naman namin ang amin lang. Tama na, palitan. Kawawa kami mga tao, pinoto namin para matulungan ang bayan o ang mga taong wala. Ayaw namin na mabudol ulit. At sa naging isyong ito, ano ang iyong naging reaksyon? Magimalaya magbigay ng kanilang personal opinion sa comment section. Anyways, for more Chigabe updates, don't forget to like and subscribe!